guys, good afternoon. Ipakita ko sa inyo ngayon kung paano gumawa ng mold na fiberglass. Madali lang guys. Ito lang gagamitin natin, fiberglass chop mat. Ito polyester resin na mabibili niyo sa Shopee guys. Saka ito ay katalis kimikipi hardener. Madali lang ito guys, tingnan niyo guys ha, tingnan niyo. Okay, ito guys, basahin niyo guys. Haluin niyo ng maigi ang resin at saka hardener para pantay ang pagtuyo ng ating fiber mat. Ginagawa ko ngayon ito, pero bukas na ito pwedeng alisin sa kaniyang pinagdikitan. Ito guys, madali lang ito guys, kahit anong gawin nyo basta gamit nyo lang itong materialis na ito, kayang-kaya nyo gumawa ng isang mold o mag-repair kayo ng yung mga balde, storage ng tank na nasisira, nabubutas. Ito ang gagamitin nyo. Ipitibo ito guys. Okay, so basain niyo na maigi ang mat hanggang maluluso siya. Maluluso. At pagtuyo nito, tumitibas itong mat. Bukas makikita niyo kung ano ang mangyari nito. Ito ay magiging mold na. Okay, sa okay. Ito madilim guys. Ulan yata.
Huwag niyong kalimutan guys ha, haluin ng maigi ang resin at saka yung hardener para maganda ang kanyang pagtuyo, antay ang kanyang pagtuyo. So, ganun lang kadali guys. Bilang kalimutan guys, ito oh. Polyester resin. Ito, fiberglass chap mat. 450 ang number. Ito, wala rin pangalan. Ito ay, mali ako, hindi ko nalagyan ng pangalan. MEKP Hardener. Itong dalawa ito, magsama ito para pagpanglusaw nito. Pagtuyo niyan, matigas niyan, matibay. At yan ang gagawin kong molding para paggawa ng simento na paso. Okay guys, salamat sa panonood at magandang hapon ulit.